long as ito ay para sa iyong buting, then God will grant the desires of your heart. Praise be to God. Bukas sa iyo ng ating Bible sa aklat ng Proverbs chapter 6. Proverbs chapter 6. Simulan natin sa verse 30. Revelation chapter 3, verse 3.
tinitingnan natin paano tayo tumanggap, nakapakinig, and hold fast and repent. Kumapit tayo mahingi, huwag tayong bibitaw, at magsisi. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief. Kung hindi ka magbabantay, darating ako gaya ng isang magnanakaw. Ang isang magnanakaw dumarating na hindi nalalaman. At kapag nangyari ito, sabi pa dyan, and you shall not know what hour I will come upon thee. Darating na magnanakaw ang Panginoon Diyos kung hindi tayo magbabantay. At pag mangyari ito, hindi natin malalaman ang oras ng kanyang pagdating. Gaganap na ang pagdating niya hanggang sa matapos ang rapture, pero hindi pa alam dumating na pala ang Panginoon. Amen. Amen. Let's pray once again, Father. Pinababayo po namin sa inyo ang pangamaral ng inyong mga salita, Panginoon. Nais namin, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ngayon. Lord, ang karnil, tinapay na napapanahon, the meat in due season, the spiritual food in due season, Panginoon. Oh, rain down upon us, dakilang Diyos, ang panghuling ulan na gagawin kaming mature, Lord, ready for the harvest, Almighty God. Oh, hallelujah. Help us, Father. Dami pong mapakinggan at marinig at maintindihan namin, Lord, ang pitong kulog, Lord Jesus, para kami ay may panumbalik, Lord, into the apostolic faith, dear God. Para kami, Panginoon Diyos, ay may handa para sa dakilang mag-agaw, Lord. Marami yung naghihintay, Lord Jesus. Pero sino ba ang mga handa na? Help us, Father, na hindi lang kami naghihintay kung hindi maging handa na rin po kami. Ito ang aming samudalapin sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. Amen. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede mo palang pangalan din natin, Panginoon Diyos? Hallelujah! Hallelujah! God bless you, mga kapatid. Pwede mo palang tatakin na iyong katabi. God bless you, brother. Sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, sa iyong harap, sa iyong likod. God bless you, brother. God bless you, sister. Sabihin niyo, ako'y nagagalak na nandito ka. Ako'y nagagalak na makatabi ka ngayon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Mainam na makita ninyo ang hindi ng mga katabi ninyo, di ba? Amen. Thank God. Pag-usapan natin ngayon ang pagdating ng dalawang magnanakaw. Yan ating titulo. The coming of the two thieves. Ang pagdating ng dalawang magnanakaw. May dalawang magnanakaw na darating at dumating na sa mundong ito at dapat nating masaksihan. Amen. Sabi sa binasa natin sa John 10, ang layunin ng magnanakaw ay tatlo. Magnakaw, umatay, at manira. Hindi na magnakaw, no? Kung hindi, pumatay at manira. Yes. Yung purpose na magnanakaw. Pero ang unang magnanakaw, pag-usapan natin ng panandalian, ang unang magnanakaw ay si Satanas. Right. Amen. Si Satanas. Paano ginagawa ni Satanas yung kanyang magnanakaw dito, sa mundo ito? Paano niya ginagawa ang pagpatay? Paano niya ginagawa ang paninira sa mundo ito? At paano itong mangyayari sa atin, lalo na kung hindi tayo magbabantay? Right. Dahil sabi sa Revelation, kung hindi tayo magbabantay, mararapit.
Tingnan nyo na lang kung kailan darating ang magnanakaw. Diba? Kaya ang isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating gawin para mahuli natin yung magnanakaw ay ang pagbabantay. So hindi ito yung pagbabantay sa literal na magnanakaw na hindi ka na matutulog sa gabi, babantayin mo sarili mo. Kasi hindi na naman sa gabi. Maski sa araw, ginagawa ng magnanakaw ang magnanakaw, di ba? Yes, amen. Maski sa, maski harapan kayo, right. Hindi mo alam kung pwede ka na manakawan ng isang magnanakaw. Yes. Di ba? So Mark chapter 4, pinapakita rito ang isang paraan na, na ginagawa ni Satanas bilang isang magnanakaw. Tandaan natin ito ng sandali at ng mabilis. Nagturo ako ngayon ng isang parabola rito tungkol sa apat na klase ng soil na tinutubungan ng isang halaman. Sabi sa kanyang parable na nasa Matthew chapter 4 na meron isang naghasik ng binhi. Habang siya nagasik, nagsabog siya, na nagasik siya. At sa kanyang paghasik, hindi naman lahat siya pupunta sa yung bukit, yung lupa na kanyang pinagdanaisan na pagtamnan. Ito. Right. Lalo na, kung yung mga magsasama na nagsasabog, di ba, ng alay. Sabi sa parable, ang ilan ay nahulog sa daanan. Hindi na daanan ng tao. Ang ilan ay nahulog sa mababatong lupa. Lupa din naman, pero maraming mga bato. At ang ilan nahulog sa mga matinik na lugar. May lupa rin naman, pero mas maraming tinik. At yung pangapat, nahulog doon sa mabuting lupa kung saan ninais noong naghasik na paglalagyan ng mga binhi. Yes. Amen. At tignan natin yung ibig sabihin nito dahil in-explain din ng Panginoon Diyos. Sabi niya, simula rito sa verse 14. The sower sows the word. Ano yung kayang inihasik? Ano ibig sabihin nito? Yung binhi na hinasik ng Panginoong Diyos ang kanyang salita. Amen. Okay? Ang kanyang salita. Ngayon, paano ilihahasik ng Panginoon ang kanyang salita? See, the Word of God, paano niya hinahasik ito? Sa pamamagitan ng pangangaral ng salita. Sa pamamagitan ng pag-share natin ang salita ng Panginoon. Katulad ang ginagawa ko ngayon, nananaral, ako ay naghahasik ng binhi. Right. Amen. At sa tuwing kayo ay mag-share ng salita ng Panginoon sa inyong mga kaklase, mga kaibigan, sa trabaho, mga pamilya, kung sino man, kayo ay naghahasik ng binhi. Amen. Ng salita ng Panginoon Diyos. Yes. Hallelujah. At ang isang principle ng paghahasik ay kapag ikaw ay naghahasik, ito'y tumubo, aani ka sa iyong inihasik. Okay? Yun ang isang general principle nito. Subalit, merong kahalagahan din yung lugar na pinaghasikan natin. Right. Amen. Dahil po, maghahasik tayo at sa simento naman ito nahulog. Meron bang tutubo doon sa simento? Mas ibig sabihin, mahalaga yung lupa na pag-ahasikan. Amen. Bakit? Kasi dito natin malalaman kung ano ang magiging kondisyon ng inihasik natin. Ano ang magiging kondisyon ng salita ng Diyos kapag inihasik natin ito sa iba't ibang klaseng lupa. Yan ang lupang tinutukoy dito ay sa iba't ibang mga tao. Amen. Okay? Iba't ibang tao. Sabi rito sa verse 15,
And these are they by the wayside, where the word is sown, sa daanan, na ihasik. But when they have heard, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Right. So anong ginawa ni Satanas? Ninakaw niya agad. Yung binhi ng salita ng Diyos na narinig ng isang tao na ang kanyang representation ay sa daanan. Ibig sabihin, yung kanyang buhay, yung kanyang kalalagayan, yung kanyang pagkatao ay gaya ng isang daanan. Okay? Nasa daanan siya. Kinuha agad ni Satanas. Diba? Ibig sabihin, nasa ibabaw lang. Dinadaanan na nito, nasa ibabaw lang yung binhi. Tapos, ano nangyari? Naapak-apakan? Tapos, pag lumaan yung mga sasakyan, di ba nasasagasakan? At pag ganito ang kalalagayan niya, meron bang tutubong binhi doon sa lupang yun? Wala. Di ba wala? At especially ito, ang ginawa ni Satanas dito, dahil nasa daanan lamang siya, nasa ibabaw lamang ng daanan, pwedeng itong daanan na ito ay lupa, pwedeng yung daanan na ito ay senitator o aspanto. Diba? Ibig sabihin, pag nasa semento, aspanto, dahil daanan ito ay